Tatoy. Ito po yung sinabi ni Pastor kanina, when God gives the vision, He also gives the provision. Amen? Kapag ka po nagbigay ng pangitain ng ating Panginoon, hindi po maaaring pabayaan niya ang kanya po gawain. Alam po natin ito ang magbibigay sa atin ng ganap na pananampalataya na tayo po ay hindi pababayaan ng ating pong Panginoon. Amen? Praise the Lord! Praise the Lord! Nananampalataya po ba tayo sa mayayang provision ng ating Panginoon? Hallelujah! 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 Praise the Lord! Kanina po, mga kapatid, umaga ay nagkaroon po ng napakaganda mensahe sa pamamagitan po ng ating pastoral. Tinuruan po paano tayo kumusang magpasalamat sa ating Panginoon. Nararapat po ito ay nagmumula sa ating puso at makikita rin po sa ating buhay ating pasasalamat. At hindi lang po mga kapatid sa ating pinansyal na pagbibigay, sinasabi, God loves a cheerful giver, kundi sa pagbibigay natin ng ating sarili, ng ating talento at abilidad, ng ating panahon, ng lahat-lahat sa atin upang ang kapulingan at kaluluran na rin namin sa Panginoon na maibigay. Amen? So, maging mapagpasalamat po tayo. Kahit sasabihin natin, kahit sa panahon ng kakulangan, kahit sa panahon ng kawalan, unahanap po natin mga kapatid ng masasalamat kapagkat alam po natin kasunod na niyan ang mga mayamang biyaya at pagpapalan. Ito ay pagdating mo yung makaagusin ng gano'n na lamang kasagana sa ating buhay. Amen? So, napakasarap po na maglingkod sa Panginoon, dumarating man ang mga pagsubok, pero mas marami po ang kasagaran, mas marami po ang tagumpay, mas marami po mga kapatid ang makikita natin mayamang biyaya ng ating po Panginoon. So wala pong pagtatagal mga kapatid, bubuksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. The book of Ezekiel. Ezekiel chapter 47. We will read in verses 1 to 5. Ezekiel chapter 47. Verses 1 to 5. Praise the Lord. Meron po akong ilang salita na binago dahil po sa English ito ang katumbas, pero hindi po ito lumalayo sa kahulugan na sinasaad ng Biblia. Ezekiel 47:1-5, ito po ang sinasaad, at ibinalik niya ako sa pintuan ng, sa Tagalog po ay bahay, sa English po ay temple, kaya para po mas specific tayo, sa pintuan ng templo. At narito ang tubig ay lumalabas sa ilalim ng pasukan sa templo sa daong silanganan, sapagkat ang harapan ng templo ay sa daong silanganan. At ang tubig ay umaagos sa ilalim mula sa daong kanan ng templo sa timugan ng dambana. Na magkagay inilabas niya ako sa daan ng pintuang daang ilagaan, at pinatnubayan niya ako sa palibot ng daan sa labas, sa lalong labas ng pintuang daan, sa daan ng pintuang daan na nakaharap sa daong silanganan, at narito, do'y lumalabas ang tubig sa daong kanan. And then, na ang lalaki ay lumabas sa daong silanganan, na may pising panukat sa kanyang kamay, siya'y sumukat ng 1,000 siko. At pinaraan niya ako sa tubig na hanggang buko-buko. Muling sumukat siya ng 1,000, at pinaraan niya ako sa tubig
na hanggang makatuhod. Muli siyang sumukat ng 1,000 at pinaraan niya ako sa tubig na hanggang sa mga balakang. Pagkatapos ay sumukat siya ng 1,000 at 1 ilog na hindi ko naraanan sapagkat ang tubig ay sumasampa, tubig upang languyan, ilog na hindi mararaanan. Pagbalayan po ng Diyos ang kanyang mga salita at manalangin po tayo, hindi po Sister Grace at siya ang manalangin. Salamat po na maraming po. Kapag hindi pa kami kilos, saan na kami naroon, saan mong oras kami. Panginoon, ikaw po ang magkasasin mo sa ika na maalala ka po ang kumarin sa kakakaw nito. Balitin po po kayo na nilutang ito sa Pastor Aileen upang magpapit sa aming Panginoon na isipin para sa iyo. Salamat po na maraming Panginoon. Patuloy ko kami tumutulit, patuloy ko mag-encourage sa lahat, Panginoon. Patuloy mo pong palakasin sa pamamagitan ninyo ng mga salita at ng mga alam na narito, Panginoon, sa iyong harapan. Basbasan mo po ang bawat isa sa amin na aming bote at sa aming Panginoon. At ikaw din po, Panginoon, ay siyang patuloy na humawa kay Pastor Aileen. Bagi sa kanyang boses, Panginoon, lahat po ito may aming pinihihig sa lahat sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan po na. Sa lugar na atin pong kinalalagyan ngayon. Hindi ko po sinasabing hindi tayo pinagpapala. Mayaman po ang biyaya ng ating Panginoon sa ating buhay. At sabi nga po na ating pastor kanina umaga na marami pang biyaya ang nais ipagkaloob ng ating Panginoon sa atin. Kaya nga po, mga kapatid, huwag tayong masiyahan kung ano ang mayroon lang tayo ngayon. Nararapat po, mga kapatid, mag-desire pa tayo ng higit mula sa ating Panginoon sapagkat mayroon po siyang biyayang nais ibuhos at nag-aanap po siya ng mga taong tatangga ng mga biyaya. Hallelujah! Hallelujah! Sa akin po ito, mga kapatid, ang bibigyan po nating pansin ay ang titulong Never to go deeper. Amen. Huwag kang matakot na ikaw ay pumunta sa mas malalim na dako. Amen. Handa pa tayo, mga kapatid, na mas lumangoy, na mas pumunta sa mas malalim na dako ng ating pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. Itanong mo sa kanya, gaano na kalalim ang nasisira? Gaano na kalalim ang nasisira? Praise the Lord! Hallelujah! Never be afraid to go deeper, especially in our relationship with our Lord. Dito po sa Book of Ezekiel, binigyang pansin po dito ang pagtatayo ng isa pong malignan na templo. Alam po natin ang templo sa atin po kapanahunan ay walang nakatayo doon sa lugar ng Israel ngayon. Dati po, yung templo ni Solomon, and then ito po ay nawasak, napalitan po ng templo ni Zerubbabel hanggang ito po ay isinaayos later on ang tinawag pong templo ni Herodes na isang napakalaki, napakaringal na templo
Kaya nga po, hinangaan itong si Herodes bilang isang inhinyero at arkitekto, subalit nandoon, hindi lang po yung itsura ng templo, mga kapatid, ang pinag-uusapan, kundi kung anong klaseng pagsamba mayroon doon sa loob ng templo. At dahil nga po, bagamat napakaringal ng templong yaon, subalit inihula ng Panginoon na darating ang pagkakataon, gaano man kalaki, gaano man karingal ang pagkakatayo sa templong ito, walang batong matitira sa ibabaw ng bato. Lahat po ay igugubo. Bakit? Sapagkat kahit napakaganda ng construction ng templo, subalit ang kanilang pagsamba ay hindi na po naging tama sa harapan ng ating Panginoon. So even up to now, ay naghihintay po sila na maitayo ang tinatawag na templo. And we know from the Bible that it will be built during the time of the Antichrist. Ito po ang tinatawag na third temple na kung saan ay matatayo sa kapanahon ng iyon. Pero dito po sa Book of Ezekiel, magsimula po sa chapter 14, unti-unti po natin mababasa, mga kapatid, ang vision nito po si Ezekiel patungkol sa isang kakaibang templo. Templo ng Panginoon na nandun po ang karingalan. Nandun po na ito ay hindi man po sinabing may sumasamba sa loob, subalit ito po alimo ay nagpapahayag na lugar na mananatili po ang presensya ng ating po Panginoon. At ito po ang pinaniniwalaan, mga kapatid, na millennial temple, yung pong templo itatayo doon sa panahon ng 1,000 taong pag-aari ng ating po Panginoon. Now, mayroon pong magandang pangyayari, mayroon pong isang magandang panitain na ipinahayag po ang Diyos dito po kay Propeta Ezekiel upang nang sa gayon ipakita sa kanya ang mga bagay na magaganap sa hinaharap. Ayon nga po sa ating binasa kanina, na ito po si Ezekiel ay nandoon sa lugar na kung saan ang templo po ng Diyos ay natatayo. At ipinuwesto po siya doon sa may pintuan ng templo at mayroon po siyang nakita na isang bagay na umaagos mula po sa templo. At sabi dito, at narito ang tubig ay lumalabas sa ilalim ng pasukan sa bahay sa dakong silanganan, at ang tubig ay umaagos sa ilalim mula sa dakong kanan ng templo sa timugan ng dambana. So, nagtataka po siya kung bakit may tubig na lumalabas, at kung kanya pong madiskubre, ito po ay mula sa dambana. Alam po natin kapag sinabing altar, mga kapatid, ito po ay isang banal na lugar. Ito po ang dako na kung saan nagkakaroon ng pag-aalay. Hindi lang po yung pag-aalay sa labas, doon po sa loob may tinatawag ng golden altar na kung saan sinusunog po ang insenso at nagkakaroon po ng mabangong samyog. Mula po ito sa altar at umaagos po palabas ng templo. At makikita po natin dito po sa picture na ito pong tubig na ito ay umaagos palabas. At mayon po siyang dakong pupuntahan. Subalit, ang maganda pong bagay na ipinakita dito kay Ezekiel, hindi po ito nanatili hanggang doon lamang, kundi ito po, mga kapatid, ay unti-unting nagkaroon ng kapahayagan na ang Panginoon po ay nagbibigay ng isang, sabihin po natin, overflowing supply. Not just
but of His presence. Amen. Yung pong una ay parang unti-unti pa lang tumutulo, parang tumapatak-patak lang, pero habang ito po ay umaagos, unti-unti pong lumalaki, lumalawak ang sakop ng tubig. Ang kaunti pong tulo ng tubig ay unti-unting naging ilog ng bandang huli. At sinasabi nga po na isang lalaki po ay nagsama dito kay Ezekiel, nandoon po sila sa tinatawag na pampang ng ilog hanggang siya po ay ang kanyang paa ay nabasag, ang tubig ay hanggang sa kanyang buong-buo, at nandoon po sumukat muli ang lalaki, at nandoon after po ng about 1 mile daw ito, ito po muli ay sinukat at nasa hanggang tuhod na po niya ang tubig. At muli sumukat at hanggang nasa kanya na pong baywang ang tubig. At noon pong sumukat muli dahil po sa lawak na ng tubig, hindi na po niya halos maabot. Yung ibig sabihin, sampa na po yung kaya yung tubig sa kanya, umaapaw na po sa kanya, ang tendency niya po ngayon ay magkaroon na ng tinatawag na paglaoy. Amen? The water became a mighty river. Ang kaunti lamang patak ng tubig ay naging isang makapangyarihang ilog na hindi na po kaya, mga kapatid, makuha lang sa pamagitan po ng palad, kundi kinakailangan na itong lamuin. Now, ito pong tubig, alam natin, ay sumisimbolo sa Espiritu at sa presensya ng ating pong Panginoon. At kung paano po nawa ang propetang ito, ay nagkaroon po ng unti-unting pagluso, pababa ng pababa, palalim ng palalim, nawa maging malalim din, mga kapatid, ang ating pakikipag-ugnay sa ating pong Panginoon. God wants us to go deeper in our faith and our service to Him. Inuulit ko, ayaw ng Diyos na manatili tayo doon sa ating kalagayang pangkasalukuyan. Nais niya tayong magpakuloy. Nais niya tayong lalong mas tumibay. Nais niya tayong lalong mas maglingkod. Nais niya tayong lalong mas pagpalain sa ating buong mga buhay. Hallelujah! In the book of John, chapter 7, verses 37 to 39, dito po natin makikita ang pag-aalintulad kung paano ang tubig ay iginaya doon po sa Espiritu ng Panginoon o sa Kanyang presensya na dapat po natin pakalasahin sa ating pong buhay. We know these verses, Juan 7:37 to 39, ng huling araw nga na dakilang araw ng kabisahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang tao ay nauuhaw. Again, this speaks of water. Kung tayo po ay nauuhaw, sabi, pumarito siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Hallelujah! Hindi lang, mga kapatid, noong panahon ni Propeta Ezekiel, mayroon pong ilog. Mayroon din ilog na espiritual na nais pag-aluin ang Panginoon sa ating pong panloob na pagkatao. Amen! At ang sabi po, ipinaliwanag kung ano po ang ilog ng tubig na buhay na ito, ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Kaya nga po, nahihili ang
ang mga banal, ang mga tao ng Diyos sa lumang ipan. Maging noong kapanahunan ni Jesus ay naririto sa lupa, nahihiling sila sapagkat hindi nila natanggap ang Espiritu na mayroon pong pananahan sa isang tao, sa kanyang kaloob-looban. Kaya nga po, tayo ngayong nakaranas ng ganitong klaseng pananampalataya. Baka ingatan po natin ito sa ating buhay. Huwag po natin ayaw isang napakagandang karanasan ay masayang na lamang dahil hindi natin pinahahalagahan. Pero kung marirealize po natin ang kahalagahan ito na sa tamang panahon at ang panahon po ito ay sa ating henerasyon na ipinaranas sa atin ang ganito pong napakaluwalhating karanasan, ang kinin po natin ito, ingatan natin ito, patuloy po natin ito, mga kapatid, pag-ipayuin sa ating po mga buhay. Hallelujah! Do you want more of God's Spirit? Do you want more of God's presence? Ang Panginoon ay humahamong sa amin. Never, never be afraid to go deeper. Konting pakakla ang ating natanggap. Ito po ang nais nating bigyan pansin. Kung paano po ang isang punong kahoy ay makikita natin napakalaki, hindi po yan basta sumulpot ng ganyan na lamang. Nagsimula po ito sa isang pong binhi. Maaaring nagsimula sa isang butil, napakaliit lang. Pero nung ito po ay itinanim at inalagaan, unti-unti po ito lumago at yumabong. Ganyan po ang sinasabing kapuspusan ng Espiritu Santo sa atin pong buhay. Ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ang bahagi ng kanya pong kaligasan. Pero nasa atin po ang pagpapalago nito, ang lubusan pong paggamit nito sa ating mga buhay upang nang sa gayon, sa tamang panahon ito po ay magkaroon ng pagbubunga, magkaroon ng maturity at maging kagamit-gamit sa iba pong mga tao na nangangailangan din sa Panginoon. This river also speaks of progression. Ang tubig po, ang ilog ay tumutukoy din po sa tinatawag na pagsulong. Amen? Pag sinabi pong pagsulong, mayroon po yan paggalaw. Wala pong isang tao, mga kapatid, na makikita po yung paglaki niya maliban may pagkilos ang kanyang katawan. Amen. Kaya nga po ang mga bata, no, di ba? Ine-exercise kahit ang ngayon, tayo po ay dapat mag-exercise upang yung pong mga muscles natin ay ma-build up, yung pong ating mga buto ay patuloy na tumibay. Kung nais po natin ang pagsulong, kung nais po natin ang paglusog sa ating pananampalataya, nararapat na hindi po tayo manatili sa ating pangkasalukuyang kalagayan. Hallelujah! Hallelujah! I'm making progress! Ako ay patulog! I'm going forward! Hindi po tayo sa paurong, hindi po tayo sa pabalik sa ating dating buhay, tayo po ay pasulong, tayo po
want to be the person God wants me to be. Ayaw ko yung kung sino pahapon, bagamat tumatatag na rin sa pananampalataya, ayun pa rin ako hanggang ngayon. There must be growth. There must be progress. There must be something special happening in our Christian life. Amen. Alam niyo po, pag hindi na nagiging exciting ang ating pong paglilingkod sa Panginoon, nakaka-bore po mga kapatid. But when we are in action for the Lord, diyan po lumalabas ang iba't-ibang klase ng mga himala. Diyan lumalabas mga kapatid na ang Diyos ay kumikilos sa mga pangyarihang pamamaraan dahil nakikita tayo rin ay kumikilos sa ating po mga buhay. Amen. Kung paano po ito si Propeta Ezekiel. Nandun po sila una at the brink of the river. Sa pampang o sa tinatawag na gilid ng ilog. Alam niyo po, bagamat nakaka-appreciate kapag ikaw ay nasa gilid ng ilog o ng ano bang body of water, parang wow, makaka-appreciate ang magandang kalikasan na ginawa ng ating Panginoon. Yes, maganda po ang tanawin, but God is telling Ezekiel to stop standing on the bank of the river and get out into the deep. Isan po ay natatakot tayo mga kapatid na ibigay ang ating sarili sa Panginoon. Siguro po, nung bago po tayo makakilala ng lubusan sa Panginoon, takot tayo kung ano ang mangyayari sa atin. At alam niyo po, nais niyang Panginoon na tayo po ay hamunin na pumunta sa malalim na dako. Ang simbahan po, mga kapatid, ay maaaring dumaan sa ganito po sitwasyon na kung saan matatakot na subukin ang mga bagay na ipinapagawa ng Diyos dahil maaaring may hadlang, maaaring may mga dahilan, kaya para bang ayaw ko na gawin ang bagay na yan. Pag nasa tabi tayo ng tubig, yung ating pong paa ay ating, naku, parang malamig ang tubig. Ayaw na natin tumuloy, di ba? O kaya naman ay unti-unti and then, naku, parang malalim. Di pa nalayo, ay malalim na agad. Ako, balik agad sa gilid. Alam niyo po, yung mga taong lumalapit sa Panginoon, kapag ka hindi naging desidido, yan po ay turong sulong at hindi lubusang mararanasan ang mayamang biyaya at kaligtasan ng ating ang Panginoon. Amen. Salamat ang narito ay mga tao na nagkaroon ng tapang, na magkaroon ng paghakbang upang maranasan natin ang plan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah! Hallelujah! Many are satisfied with going through the routine of standing on the banks of the river, never getting into the water. Bakit po? Sapagkat para bang ako, pagka ako'y nagpakaseryoso dyan sa pananampalataya sa Diyos, hindi lagi na akong sisimba. Di, lagi na pala akong magbibigay ko sa basket na yun. Hindi, masabi, mag-share daw daming responsibilidad. Di po ba? Parang iniisip ka agad po natin, ha? Wala pa tayo doon, ha? Napapalisa na agad po tayo doon sa, alam naman natin, ha? Na kung gagawin natin later on, may enjoy po natin.
sabihin natin, ako ayaw ko, sa daming responsibilidad, ay dapat wala naman akong ganyan ginagawa. Eh, isang talagang dapat ginagawa ko, yun na lang. Standing on the bounds is a comfort zone. And people feel safe because they are standing on what we call, solid ground. Kasi pag nasa lupa ka, no? O kaya doon sa parting mabato, dito na lang ako matatag yung pundasyon. Pero kapag lumusok ka na sa tubig na, oh, tama nung pagkat sa amin noon. O baka bigla akong lumubog. May takot po sa ating puso. Nawa, wag po tayo manatili sa ating comfort zone. Amen. Sapagkat hindi natin maranasan ang mga dakilang biyaya ng Diyos, malibang tayo po ay lumuso doon sa takot ng ating pagkakataan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Wag po tayo masiyahan na lang na tayo po ay natatalamsikan ng tubig. Hayaan po natin tayo ay lalangoy. Hallelujah. Hallelujah. Hayaan po natin, maranasan natin ang kanya pong biyaya sa ating buhay. Sa Biblia po, mga kapatid, may mga taong gustong sumunod at meron ding pagkakataong pinasusunod sila ng Panginoon. Pero alam niyo po, ang tao ay punong-puno ng mga kadahilanan. Kung titingnan po natin sa aklat ng Lucas, chapter 9, verse 57, dito po natin makikita yung po mga possible excuses na gusto ng taong gawin kapag inaanyaya na po sila na lumapit sa atin pong Panginoon. Kaya na po, huwag po tayo mag-discourage na halimbawa po ay may mga makausap tayong baguhan. Ang gaayong pumayag. Kung ganda naman ang offer, di ba, kapag siguro mga salesman at salesmaid tayo, at ang ganda-ganda ng ating produkto, ayaw pang kunin eh! E samantala, siya rin naman ang mag-enjoy na gamitin yung bagay na yun. Di po ba, kung tayo ay mga nagbebenta ng mga produkto, how much more ang mga spiritual na bagay na kaya po natin iniaalok sa kanila, sapagkat ang kapalit po nito, hindi pa samantalang ganitin pala, but when you are at the brink of the river, there are so many excuses. Hallelujah. Ano po ang sabi dito sa verse 57 ng Luke chapter 9? At paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya. Ito ah. Parang as in enthusiastic ito. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Ito ay sa Panginoon na dinidirekta. Susunod ako sa iyo, Panginoon, saan ka man pumaroon. Meron din po, mga kapatid, na parang very enthusiastic, no? Parang, uy, gusto talagang pumunta dyan sa tubig. Pero, alam ng Panginoon ang puso ng bawat tao kung gaano talaga katotoo ang atin pong sinasambit sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sora, at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. Dapat ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Ano po ibig sabihin nito? Meron po mga tao, mga kapatid, na gustong sumunod sa Panginoon dahil feeling nila na masaya dito. Yung po ba, yes, parang sige na, i-try ko. Pero, alam mong mababaw ang kanila po, mga kapatid, na pananampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoon, eto gusto mong sundan, walang natitirahan. Handa ka ba na matulog kung saan ako natutulog?
May mga taong ganyan, mga kapatid, sugiin po natin para bang excited ako, gusto sumunod sa Panginoon. Pero kailangan sugiin pa rin po natin. Amen? Sa mga bisita po natin at baguhan, hindi po namin inaalis sa bawat isa sa inyo na kayo ay sumunod sa Panginoon. Napakaganda pong bagay niyan. Pero nawa, hindi lang po tayo susunod sa Panginoon dahil may pagpapala. Dahil may mga biyayang sabi na, uy, matatanggap ko pag ako naglingkod sa Panginoon. Yes, mayroon talaga. Pero dadaan din po tayo sa matitinding pagsubok. At kung dadaan tayo sa matitinding pagsubok, kung baga pag lumusong tayo na, uy, may patutulis na ba ito pala? Nasugatan ako? Hindi po sinasabi dito, huwag nating intindihin ang ating mga magulang.
pero i-prioritize po natin ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Dahil baka ang bukas na sinasabi natin na doon tayo tutugon ay hindi na dumating sa ating buhay. Yan po ang nakakalungkot. Ito ang tandaan natin. Unahin natin ang pag-oo sa Diyos, ang pagtanggap sa kaligtasan bago natin tagpuin si kamatayan. Upang lang sa gayon, makasigurado tayo na mayroon tayong buhay na walang mahal. Amen. So, wag po natin hayaan mga kapatid na ngayon, bago po tayo umaon at ibalita kaya ng Diyos. Ito pa, may ikatlo po, no? Verse 61. At aking panamay nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon, tatapwat pabayaan mo ako, magpaalam muna sa mga kasambahay ko. Yeah. Feeling talaga ano eh, parang para bang yung isang missionary o kaya isang mag-a-abroad? Papadispedida pa ako, pinuna ako. Baka may mga paladala sa akin. Mga pagkain, baka pang magutok, pagdating doon. Verse 62, datapot sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro. Yan, magsasaka po, at lumilingon sa likod, ay nakakagana sa kaharian ng Diyos. Ganun po minsan may mga bagay tayong lumilingon sa ating buong buhay. Amen. Mas iniisip po natin, eh, ano magiging kalagayan po? O dapat kompleto muna ako. Para lang sa ngayon, kahit ako saan pumunta ay merong baong. Ha? Pero sabi nga kanina, God gives the vision, He gives the provision also. Hindi tayo papabayaan ang ating Panginoon. Amen? Maaring, Lord, alam nyo, ang pagsunod sa kanya is not blind obedience. We are not blind followers. Mayroon po tayo mga kapatid, kasiguraduhan na kapag tayo sunod sa Panginoon, hindi niya tayo papabayaan. Pero, dapat natin itong gawin sa pananampalataya. Kasi nga, bilang tao, hindi agad natin mahawakan yung gantimpala. Hindi agad natin mahawakan yung sagot sa pananalangin. Pero tayo po ay magiging determinado sa ating pananampalataya sa Kanya. Yung iyong pinaniniwalaan, ito ang mahahawakan mo sa darating na pagkakataon sapagat naging manibay ka sa pagkain sa Diyos. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, walang tao pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay kapag-dapat sa kaharian ng Diyos. Ha? May hawak na araro, ano? Pwede kailangan diretso yun. Eh, pagkailingin mo na ng Diyos, hindi baka ako saan na nagpunta yan, ano? Ay, wala na. Sigsag na yung iyong linya at paano magiging tanim niyan kung saan-saan na lang ilalagay ng binhi. Kung saan na lang ilalagay ang mga seedlings, hindi po. Kailangan, ibig sabihin, concentrated, single-minded. Ako'y susunod sa Panginoon, determinado ako, itututok ko ang aking attention dito. Kaya pag sumunod tayo sa Panginoon, yung kararo. Amen? Yun po, hawak natin kaligtasan. Ingatan po natin ito upang dire-diretso. Isang magwid na landas ang tatahakin na sa ating yan na. Unang paglusok hanggang sa buhay.
kanila naman yung mga swimming pool na mga mababakaw. Ha? Pagka nandun na yan, kasi mababawal, ano mo, ako, mga nagtatampisaw. Ha? Pag nung makakilala po tayo sa Panginoon, nandun po mga kapatid yung atin pong akasayahan. No? Tayo po, mga kapatid, ay mabautismohan sa tubig. Wow! Isang bago na ako nilalang. Ha? Sabi nga po nila, para kahit anong mangyari sa kanya, siya ay papunta sa langit. Dahil siya raw ay mabautismohan na. Which is yet talaga, kasi buraduhan ay isang mananampalataya. Kaya kung tayo ay nagpapabautismo upang makasigurado tayo sa buhay na walang hanggan. And then kung tayo makatanggap pa ng banal na spirito, hallelujah, ibang klaseng kagalakan ng ating pong mararamdaman. Amen? So, nandun po ang kasayahan. Pero habang tumatagal, amen, habang naglalaro, nagtatampisaw, hindi po lahat ng bahagi ay magaganda ang lupa sa may tubig. May mga dako rin po na maputik. Amen? At kapag ka unti-unti po na parabang nako, ako yata ay baka ako'y madulas dito kung anong mangyari sa akin, maaari po kung hindi tayo mag-iingat bilang mga bagong mananampalataya, magkakaroon po tayo ng mga pagre-reklamo. Magiging naman ito sa inyong sa inyong bahay sa bahay. Na, hindi ko sinasabing hindi na i-ignore natin ang init, mga kapatid. Pero para bang mas nakofocus doon sa init kaysa doon sa experience na natin pong kaligtasan. Now, kahit po talaga, unawain talaga natin mga batayan, no? Pero nandoon makikita natin na kung sila ay nagpapasakot, unti-unting sumusunod, ah, ito ay gustong mas lumalim pa ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Pero kung tayo po ay nakakarinig ng mga pagre-reklamo, ng mga kung ano-anong chismis ang sinasabi, now, sana po sa mga baguhan lang yun at kaunawaan natin sila, mga kapatid. Sa mga matatagal na po sa pananampalataya, hindi na po pagre-reklamo ang marinig sa bawat isa sa atin. Yes, meron po mga constructive criticisms, pero ibigay po natin ito sa tamang spirito. Hindi po natin, mga kapatid, lubusang ini-entertain yung po holier than thou attitude. Mas maganda ang suggestion ko at sa'yo ay hindi. Hindi po, mga kapatid, lahat po tayo ay bahagi ng katawan ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Malaki o maliit na gawain, ito po basta ibinigay na nagmula sa ating puso, ito po ay bibigyang reward ng ating pong Panginoon. Hallelujah! 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 So, ibig pong sabihin, when it comes to being ankle deep in water, ligtas tayo, pero nakikipagbaka po tayo sa ating laman. Nandoon po na mas matindi ang hila pabalik po sa mga barkada, pabalik sa bisyo. Amen? Pabalik sa mga bagay ng sanlibutan, sa mga kalayawang dating, yun ang ini-enjoy sa kanyang buhay. Pero nandun po, nararapat ma-overcome ito ng isang baguhang mananampalataya. At salamat na overcome natin yung time na yun. At salamat patuloy tayong tinutulungan ng Panginoon na ma-overcome yung ulit-ulit bumabalik. Amen? Na mga carnal desires, selfish desires. Pero ang sabi ng Biblia, huwag na tayong maging gaya ng mga bata. Amen? Na nagdadala ng anumang hangin ng turo, paroot pa rito, kung saan tayo dalhin, kung tayo sumusunod. Nais ng Panginoon, maging matibay na tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon.
Kristiyan na noon po na mahirap pa ang pagpapatawad, mahirap pa ang pagkontrol sa galit, pero sige lang, ibigay mo yan sa ating Panginoon. Tutulungan ka ng Diyos. Magkakaroon ka ng pagkotoo mula po sa mga attitude mo na dati yan ang pinamumuna mo sa iyong buhay, pero ngayon dahil tinanggap mo na si Kristo. Amen. Siya na ang naghahari, ang bunga ng Espiritu, ang pagpapatawad, ang kagatakan, ang kapayapaan, ang mga bagay na ito ang pinananatili natin sa ating buhay. Amen. Let not the desires of the flesh, yun po ang siyang mag-overwhelm sa atin. At isip mo tayo but when we become overcomers, we come into the next level. The needy, level. Nais po ng Panginoon na tayo ay lumusong padalim. Sabi mo sa iyong katabi, patuloy tayong lumusong. Amen. The next level is the knees. The knees speak of worship, prayer, and humility. Kung paano po ang tuhod ay ginagamit natin sa pagloob sa pananalangin, kung paano ang pagloob ay sumisimbolo sa pagpapakumbaba, hayaan po natin i-develop ng Panginoon ang ating pag-ugali at ang ating espiritu sa kanyang harapan. Hayaan po natin, mga kapatid, na ang focus po ng ating atensyon ay mas sa mga espiritual na bagay. Here, the attention begins to shift from self to Jesus. Mula po sa sarili, patungo po sa ating Panginoon. No longer worshiping the dictates of the flesh, now seeking to please God. Hallelujah! Hallelujah! Mas hinahanap po natin ngayon, mga kapatid, ang presensya ng ating Panginoon. Mas nais natin ang kanyang espiritu ang siyang dumaloy sa ating buong buhay. And take note of this, the deeper you go into the river, the less flesh you see. Hallelujah! Kung paano pong nung una alas buong katawan mo ang nakikita dahil yung buong-buong ulap ang natatapunan ng tubig, ngayon, mas napapawasan na ang nakikitang laman. Yung laman po ay tumutukoy sa ating pong mga makasarili at makasanglibutang pagnanasa. Paglubog daw natin sa tubig, the more tayong lumalalim, the more na hindi po nagiging visible ang ating laman, the more na napagtatagumpayan po natin ang ating mga kahinaan. The deeper you go in the river, the less control you have in yourself. Bakit po? Dahil nais natin na hindi na tayo magkaroon ng control sa ating buhay, kundi ang control ng banal na Espiritu. Hallelujah! The deeper you go in the river, the stronger the influence of the river's current becomes. Hallelujah! Abang tayo daw po ay lumulusong sa tubig, na mas nararamdaman natin ang lakas ng alon na siya po, mga kapatid, na nagdadala sa atin. Hindi na tayo, no? Hindi na yung pagkakatuntong natin sa tubig, kundi yung puwersa na ng tubig ang nag-overtake sa atin. Hindi na yung sarili nating kagustuhan, kundi kung ano ang kagustuhan ng Espiritu sa ating mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! The deeper you get in the river, the farther you get from the shore. Ang pangpang mo ay sumisimulo sa ating comfort zone. The more po tayong lumalim,
sa aking pong mga buhay. Kailan po, mga kapatid, nakita ni Pedro ang kapangyarihan ng Diyos? Amen? Na ang sabi po sa kanya, no? Lumakad ka sa ibabaw ng tubig. Amen? Sapagkat ang Panginoon nagbigay ng alimba, lumakad siya sa ibabaw ng tubig. So the challenge is, step out from the boat. Step into the waters. At mahirap po na manampalataya, pero ginawa ni Apostol Pedro. At nang siya po, mga kapatid, ay nakatungtong na sa ibabaw ng tubig. Nung nagkaroon na ng hangin, nako, natakot na, masangko ko sa isa hangin, masangko ko sa isa pagsubok, sa tentasyon, sa kanyang buhay. Ano nangyari? Unti-unti siyang lumubog. May mga kabiguan pa rin tayong maharap sa ating buhay kahit nalilingkod. Pero anong ginawa ni Pedro na dapat rin natin gawin? Magpasagip tayo sa Panginoon. Lord, save me! At sa kanyang pagtawag sa Panginoon, kaagad na siya po ay ginawa ka ng Panginoon at iniahon siya. At kapwa sila pumunta sa bangka. Amen! Hindi tayo papabayaan ng Diyos kung tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Kahit sa panahon ng ating pagbagsak, iaahon tayo ng ating pong Panginoon. Palakpakan po sa Diyos. The next, the waist-deep level. Nasa balakang na. Less flesh. Kalahati na lang iyong katawan ang hindi natin kita. Kalahati na po, mga kapatid, ang ating makalamang pagnanasa ang natatabunan ng kontrol ng Espiritu na natin po Panginoon. The waist-deep level involves our commitment to church ministries. Yung pong pagmamahal natin sa Panginoon ay mas lumalalim na. Yung pong commitment natin ay mas tumitindi na. Tinatawag na po tayo dito mga overcomers. Ang involvement po natin, mga kapatid, ay hindi na po para lang maging present every Sunday service. Hindi lang para maging attender, kundi maging minister. Amen? Sa halip na, uy, ako may pakailangan, ako may tulungan mo. Kapag ka ikaw ay nasa waist-deep level, ikaw ang unti-unti na umaabot sa ibang mga mananampalataya. Ikaw ay maabot na sa mga taong naghahanap sa ating Panginoon. Amen? Are you in the waist deep level? Amen? Ikaw ba ay involved sa gawain ng Panginoon? Ang hinihiling lang ng Panginoon, maging totoo tayo sa ating ginagawa. Hindi pakitang tao, hindi lang po mga kapatidari. Hindi po sa aming pastor, di ba ang bago? Kasi ako hindi pasunurin. Eh di susunod. Hindi po yung ganun mga kapatid, kundi mayroon po tayong initiative o kung tayo man po ay utusan talagang tao sa ating puso, susundin po natin yung po ay pinapagawa sa atin. Kasi po, yung obedience po natin mga kapatid sa kanya pong gawain at sa mga leader po sa ating pong simbahan, ito po ang magde-develop palalo sa atin upang tayo po ay patuloy na lumago sa pananampalataya. Let's always remember, we cannot do it alone. No man is an island. Hindi ka pwedeng lumago sa sarili mo. Ikaw yung ano? Ikaw yung tawag dito? Ikaw yung pinakapuno? Ikaw kaya magtutukan sa sarili mo? Somebody will do that for you. Hayaan mo lang na mag-minister din sa iyo ang ibang tao, and then ikaw rin ay nag-minister sa iba. Ikaw ay magbibigay ng shade. Ikaw ay magbibigay ng bunga. Give and take lang po, mga kapatid, ang ating paglilingkod. Pero ang mahalagang bagay, maging totoo po ang ating puso sa paglilingkod sa ating Panginoon.
don't stay at that level too long. Amen. Sapagkat may tao pang nais ka na pagdalhan ng ating pong Panginoon. And that is the swimming level. Hallelujah. Swimming level pertains to our total surrender to God's control. Unti-unti na pong tumataas sa atin ang tubig at hindi lang po hanggang leeg, mga kapatid, hanggang lubusan po, mga kapatid, na makapunan tayo at lubusan po tayong lamunin, mga kapatid, ng control ng Espiritu sa ating pamumuhay. Hallelujah. Ang naranasan natin ngayon ay kaunti pa lamang kung ikukumpara doon sa kalakhan ng ihanda talaga ng Diyos na tatanggapin natin bilang mga mananampalatayang nagtatapak sa Kanya. Amen. God wants us to desire for more. Maaaring sabihin natin, pero mga kapatid, kung nais mo ang kontrol ng Espiritu, ang siyang manguna, makibabaw, lumukob sa'yo, hayaan mong lumangoy ka sa presensya ng ating Panginoon by saying, not my will, Lord, but yours be done. Hallelujah, hallelujah. Huwag nating isipin na baka hindi ko kayanin, baka ako malunod, baka kung sino ang sumakman sa akin, baka may mga masamang espiritu na magsamantala sa akin dahil ako ay nakikipag-ugnay sa Espiritu ng Diyos. But I want to tell you right now, you are going to make it. Hallelujah! Kasama natin ang ating Panginoon. Maaaring may matamaan ka na lugar na kung saan maaaring may bato o maaaring may mga bagay na maging hadlang sa'yo. Pero nais kong sabihin sa'yo, you're not going just down. You're going deeper with your relationship with God. Hindi lang po tayo parang, sige na, magpadala na lang ako kung saan ako dalihin pa baba. Yung pong pababa na ating sinasabi, yung pong panalim na ating sinasabi, ay nangangahulugang mas maitim, mas maindi na ating pong pagkapit sa presensya ng ating pong Panginoon. Kaya huwag po natin hayaan, mga kapatid, na layain ng tiyablo ang ating pong mga kaisipan na sasabi, hindi mo kaya, para sa mga makatatag lang yan. Para sa mga marunong lang yan. Para sa mga matured lang yan. Sa mga matagal nang naglilingkod. Pero ikaw, o muna. Bago ka pa. Huwag ka muna magpakatapat ng ganun ka sa God. Sa kanan. Kaya ako sa kanan eh. Baka hindi dumating na sa kanan. Hindi dumating ang bukas. Habang may ngayon. Habang may panahon, gawin po natin, mga kapatid, ang puso, ang pangalim ng ating pong paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! And when we are at the swimming level, we will appreciate more and more the goodness of the Lord in our lives. Kung titingnan po natin the characteristics of the water in the mighty river. Alam niyo po, grabe po ang ginawa noon pong tubig na nagmula doon po sa altar ng templo na naging isang malaking ilog. Alam niyo po ang nangyari? Ito po ay dumaloy doon po sa isang patay na bahagi ng tubig.
Ano po yun? Yung Dead Sea. And it is also the lowest point in the part of the earth. Ito pong pinakamababa, Dead Sea po, mga kapatid. Bakit Dead Sea? Walang nabubuhay ng mga isda dahil kanyay, napakaalat ng tubig. Kung makikita po natin sa mga pictures sa internet, bloke-bloke po ang mga asin. Paano mabubuhay ang isda doon? Huh? Paglagay mo na isda, preserve agad. May dahin ka agad. Hindi mabubuhay, mga kapatid. Patay ka agad, pero preserve naman. Ibig po sabihin, walang buhay na nananatili doon. But then, that water gave healing to the Dead Sea. Ang sabi po, ito ay maraming pangyayari doon po sa Millennial Kingdom na kung saan ang patay na dagat ay muling gagaling. It will have healing. The water gives healing. Pagkagaling po na yung patay na dagat. At ano po ang sabi? It revives. Bakit po? Yung mga dating hindi nabubuhay doon ng mga isda, ngayon, nakita po sa pamilyahin, may nabubuhay ng mga isda. At ano ba po, mga kapatid? It gives fruitfulness. Dahil po, dahil patay na dagat, wala po mga punong kawis sa gilid. Pero makikita natin, ang gilid na yun, full of green vegetation. Mayroon na po mga halaman at punong kahoy na lumalabok. Mayroon na po mga punong kahoy na namumunga. Mayroon pong fruitfulness. Ano pong ibig sabihin yan? Kung paano ang literal water na yan ay nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng buhay, nagbigay ng pagbubunga. Naisabihin sa atin ng Panginoon ang kanyang presensya, ang kanyang espiritu. Kapag tayo ay lumangoy sa kontrol ng espiritu, may kagalingan sa bawat aspeto ng ating buhay. Ano ang mga bagay na nawala ng pag-asa sa atin, mga bagay na namatay sa atin pong mga sarili, ito ay kayang bigyang buhay muli ng ating pong Panginoon. I-develop ng ating Panginoon. May abilidad na akala ko dati wala akong ganyang abilidad. Ipadidiskubre sa'yo ng Panginoon. Akala ko dati hindi ka magaling magsalita dahil sa school ako ay mahiya, hindi ko kaya. Pero ang Espiritu ng Panginoon na nagpapatapang, ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng tamang salita kung upang nang sa gayon kung saan tayo mahina, doon tayo panlalakasin ng Espiritu ng ating Panginoon. So the challenge for us this afternoon is that let us go into the levels of water God wants us to progress into. Yes, we are at the brink of the river, but let us go ankle deep. Let us go knee deep. Let us go waist deep until the point that we are on the swimming level. Huwag kang matakot na baka malulod. Ang kontrol ng Espiritu ang siyang magbibigay ng kapangyarihan sa bawat sa this afternoon wants us to go deeper in our relationship with Him. Are you satisfied right now? Sa iyong kasalukuyang kinalalagyan? Satisfied ka na ba? Let's go deeper in our relationship and service to our God. Bigyan natin ang kapurihan ng Panginoon. Ayaan natin siyang mga
is a song that says a simple song. Sabi sencha mo. Alleluia. Kaming malakas. Alleluia. Hayaan natin ang presensya ng Diyos. Ang siyang magpalakas. Ang siyang magpatibay sa bawat isa sa atin. Alleluia. Alleluia. Karakip ang ating mga pananalangin. Alleluia. Let's also ask God as the song says, cover me, Lord, with your precious. Cover me, Lord, with your righteousness. Cover me, Lord, with your holiness. At pag tayo loob na ang kanyang presensya at ang mapanalan at katuloy. Alam natin hindi tayo maaagaw ng kaaway. At ang influensya ng sanlibutan ay mas hihina, nangihina naman sa atin. God wants us to experience more.